Hindi ko yung na-expect na gano'n na, na kahit na hindi matunog yung pangalan ni Ewe, talagang pampalagan na core. Pampalagan na core talaga si Ewe ng Dota 1. Bago tayo lumihis full time sa ating topic for Dota 2. Okay. Sino sa tingin mo, we, yung pinakamalakas na player at saka team nung Dota 1? Yan lang. Bago tayo lumihis ng transition ng Dota 2. Player. Yung wala na kami, player din nga, same thing lang. Of all time ng Dota 1 na nakasabayan mo. Si Jules ako, Jules. Jules pa rin, iba pa rin yung Jules. Ay. Ba't natalo kahapon? Iba naman yan eh. Ay, iba naman yun. Dota 2 pa rin, Dota 2 pa rin. So, yung pinakamalakas naman na team na nakalaban mo nung Dota 1, sino yun? At sino-sino yung player na nandun? Happy Fit. Ah, sila Jules pa rin. Oo, sila pa din. Jules, Owa, Woods, Atong. So, mandami nilang player. Kompleto yun eh. Eh, ba't natalo kahapon? Ay, iba pala yun. Iba pala yun. Iba pala yun. So, bale, we, alam natin nung TI1 na invite yung Mineski, tama? And then, doon din nagsimula na magkaabutan ng mga beta key for Dota 2. Doon. Kailan kayo nag-transition ng Dota 2? Yung, kinausap si Beho ni Gods, yung si Gods Parker, ben? Oh, si David Gods. Beyond the Summit. Yung Beyond the Summit. Nag-PM si Gods kay Beho na may gusto daw ko mausap kay Beho na tao. Eh, hindi niya alam si Ice Plug pala yun, kausap niya. Oh, talaga? Wow. Si Ice Plug talaga. Ice Plug talaga. So, sabi ni Ice Plug, iniinbitahan daw kami, bibigyan daw kami ng sobrang daming beta key na mag-transition daw kami sa Dota 2. Talaga? So, nag-isip kami. Nag-usap kami na, tara, switch na tayo sa Dota 2. Kasi siyempre, wala na rin masyadong Ice Plug na yun eh. Ice Plug na yun eh, di ba? Ito totoo yun, seryoso yun. 2012 yun, 2012 o 2011? Hindi ko maalala kung anong TI? Taon. Anong TI? TI1. O, ito 2011 nga. Yan. Sino yung transition nyo na ano, na roster ng Dota 2? Sino yung liman nyo na yun sa Dota 2? Si Dowa. Sino ba? Ako, Dowa. Kimo. Si Kimo. Si Doc. Doc. And then Pax. Oh, Pax ata. Or hindi ko na maalala. Si Patty. Ah, si Patty. Okay, kilala ko si Patty. Oh, matunog din ng Dota 1 din yun. Pero, yun na nga, mga idol, TI1 pa lang pala. Isa sila sa mga nag-transition na una-una. Sa ano sa Dota 2. Pero another question natin is nung nag-transition ba kayo, full time na ba 'yun o lumalaro pa rin kayo ng Dota 1 we? Ah, full time na talaga. Pinili na namin. Wala nang balikan. Kahit pustahan Dota 1. Hindi na talaga. So nag-usap-usap kami na hindi na talaga kami mag-Dota 1, mag-full focus kami. Eh suportahan naman kami ng manager namin. Kailangan nilang mag-adapt sa pagbabago syempre ng Dota, 'di ba? Hindi sila pwedeng mapag-iwanan. Kasi nga syempre aspiring pro players or pro players na sila. Dota 2 full time na talaga, no? Kahit na sinasabi kasi nila nung umalis kasi yung Dota 2 yung first wave at saka yung mga ibang teams sa ibang bansa, sobrang lalakas daw yung Pinoy sa Dota 1 kasi nga nag-aalisan na, 'di ba? Pero sila, kahit na sinabi na malakas yung Pinoy sa Dota 1, talagang sumabay sila sa Dota 2. And knowing na Execration nga 'di ba yung pinakamatagal na team na pinagstayan mo, para sa iyo ano yung naging highs and lows mo during your stay sa Execration? Yan yung pinaka proud moment mo, proudest moment ng Exe, at saka yung lowest naman, yung feeling mo na hirap ka, parang ganun. Hirap na hirap ako yung hindi kami nakapasok ng mga TI qualifiers. Kasi highs nyo lahat naman. Kami nagkasakit. Ako si Ninja Boogie, si Mike. Okay. Nakakain kami pareho, nahawa-hawa kami. Tapos isang mata na lang yung nagagamit ko. Isang mata nagdodota ako. Oh, seryoso yun. Tibay mo ba? May ano ako dito, kuya Nick. May pigsa ako dito na tumubo. Dito talaga seryoso yun. TI qualifier siya, kinabukasan, game na. Tapos bigla may tumubong pigsa dito. Dota ako, ganito na lang. Ano ako, ganyan. Salam mo. Seryoso yun, sobrang anxiety. Dalang nun na lang, maiyak na lang ako. Sobrang salam naman nun. Oo, ang dalang nun pagka nasa taas, sa mukha. Diba? Sa mukha. Tapos yung highest ko naman is yung natalo namin nga, yung sa Ukraine, yung unang-una. Kasi ako proud ako doon sa Ukraine na lipad namin kasi
isa sa pinaka ano, yung unang Star Ladder na invitational sa Southeast Asia. Kami yung napadala sa ano, Ukraine. Qualifiers ba 'yun o invite? Qualifiers 'yun. Nanalo kayo ng qualifiers. Na Mushi. Kasi sila Mushi dapat yung ano eh, mananalo, sila yung Team Malaysia. Gustong gusto na sila yung parang alam nila na lilipad doon. So yung qualifiers natalo namin yung Titan, sila Mushi. Ah, Titan Ohio. Ohio. KYXY sila. All-star ng Malaysia. All-star ng Malaysia yun. So, natalo namin sila. So, yun yung pinakaya sa amin. Lahat kami na tuwan-tuwa. Kulang lang, masira yung mga pacing gamit namin. Ilan pinadala sa ano nun, sa Star Ladder? Oh, wait. Anim lang? Anim. So, bali limang player tsaka si Beho. Oo. Kaso, yung time na yun, may lakad si Beho. So, hindi siya nakasama. Bali limang players lang talaga kami nakapunta dun. Ah, wala kayong manager nakasama. Binigyan lang kami ng allowance. Ay, wow. Tas hotel, no? Hirap nun, no? Libre hotel. Hirap nun. Tas first time mo pa sa ibang bansa. Disiplina tapos talaga. Wala kang manager na kasama. Sobrang hirap. Kasi ang hirap gumalaw. Limited yung pwede nyong puntahan. Kasi, alam nyo na, yung time na yun, hindi naman kami ganun kapera. Wala kami pera talaga. Umaasa lang kami talaga sa manager namin. So, baliwe, eto ah. I think, aside from execration, ano pang team sa Dota 2 yung nasalihan mo? Para sa mga hindi nakakaalam. Sa Dota 2? Ano pa yung ibang team na nasalihan mo sa... Neon Esports. Sino mga kami mo sa Neon Esports, we? Sila Yaha, si Nando. Si LJSL. Si Louie. Tapos si Krait. Si Krait Lester. Yaha, si tsaka Nando. Execration din yun, eh. Parang Execration 2.0 din yun, eh, no? Neon lang. Kami yung unang Neon talaga. So, but, nung umalis si Nando doon, sinamahan ko lang din siya doon sa Neon. Wala rin naman akong gagawin. Damay lang. Eto ah, since di naman naibahan si Ewe, may mga issue kasi dito na during his professional days, kilalang Rager ang isang Ewe. Ako hindi ko expect, we, na Rager ka kasi pag magkasama tayo, wala nang problema. Yeah. Pero pagka professional player daw siya, Dayan, ang balita, trigger or tilted lagi. Mabilis matilt ang isang Ewe. Totoo bang mabilis matrigger or matilt ang isang Ewe? Dati talaga ako yun. Ano talaga ako, Rager talaga ako. Napipikon ako pag may nakikita ako nagkakamali sa amin. Kasi nga, sobrang perfect na nung team namin. Feel ko ito na yung team na makakalayo kami kung saan kami mapupunta. Ganun. Once may nagkakamali, nagagalit ako. Ganun. Ayokong may nagkakamali. Kasi binibigay ko yung 100% ng game ko. Tapos makikita ako, nagpapapabaya lang yung kampi ko, ganun. Moment. Hindi ko mapigilan. Pwede ka magtanong kay Ewe, anong moment? Baka may ma-share sa atin, Dayan, di ba? Baka lang naman, Tingin mo ba, Ewe, isa yun sa mga naging problema sa'yo, no? Yung mabilis ka ngang matilt. And paano mo yun binago? Siyempre, kailangan mong maging friendly, di ba? Sa ibang tao. Sa akin, yung importante talaga, ako, mapapayo ko lang. Kahit sobrang galing yun na player, huwag kayo maging tilted. Iwasan yung mga galit, ganun. Ako na nawala naman sa akin kahit papano. Dati kasi talaga sobrang 100% Rager ako. Tilted na player ako basta may nagkakamali. Or magkakamali yung sarili ko, napipikon ako sa sarili ko, ba't ganun yung ginawa ko. So, kinausap naman ako ng kakampi ko, lalo na yung manager ko, na sana maiwasan mo yung ganyang attitude. Ayun. Kasi nakaka-down ng kakampi. Tama rin naman. Totoo. No? Pero we, sino with your rage at tilt ng your professional career? Ang tagal niyan. Dekada kang professional player. Sino yung mga kilalang nakasagutan mo during your tilt days or your rage days sa professional na ano mo? Yan, si Kimo, nakaaway ko yan. Si Doa, si Yaha, si Nando, lahat naman. Pero ano yung pinaka? Tilted. Ano yung pinaka naalala mo? Ito kasi, yung mga nakaaway mo, sila Yaha, sila Nando, sila Kimo. Mga tropa-tropa mo naman yan eh. Ngayon. Tama. So, ano yung pinaka naaalala mo na talagang sumabog ka at bakit nangyari yun? Walang sumabog eh. Pantay-pantay lang. Pero yung pinaka-worst, yung kayaha talaga. Yung hindi kami nagpansinan nun sa in-game, hindi namin papansinan, ganun. Ano nangyari? Ba't nangyaring ganun? Bakit? Hindi, feel ko kasi parang sa akin na yung perspective ko, wala siyang ginagawa, ganun. Wala na ginagawa. Pero first, parang ang ginagawa naman ni Yaha sa kanya naman is kailangan may gawin siya. Para mas maging okay yung lane namin, parang ganun. Oh. Ganun yung nangyayari. So, dahilan doon? Oo, dahilan doon. Hindi kami nag-uusap.
Well, ano katagal kayo di nag-usap? Matagal, yung nasa ano na ako nun. Nasa exe pa ako, tinanggal nila ako dahil dun eh. Tapos ngayon, primal split na kayong tatlo, no? Oh, Ewe, at saka si Terong. Pero syempre kami, hindi naman kami nagtatali ng sama ng loob. Once na game lang, in-game lang. Ito, we, may tanong ulit ako sa'yo. Naniniwala ka ba na ano ka, na... Kasi, execration, nag-TI yan. Dalawang beses. Nataon na kung kailan wala si Ewe, doon nag-TI yung team. Yun. Diba? Tingin mo ba, kaya pa mag-TI ng execration na current lineup nila ngayon? Ngayon? Mm. Ken, kaya naman Yowe. Kaso, sa akin, ano lang, oras kasi yung kailangan nila eh. Kailangan nila mag-batak. Hindi naman basta-basta yung TI eh. Kasi, panlahat ngayong time kasi, ngayong era ng Dota is lahat ng player is kayang-kaya humabol, pantay-pantay. Wala nang nag-excel. Konti na lang. Ganun. Pero so, ano, tingin ko medyo mahirap ganun kasi lahat ng mga players team fight na kasi yung problema ngayon kung paano manalo. Oo. Tsaka sa hero. Kumbaga kasi ngayon kasi kakatapos lang din ng Phoenix Bet kasi while we're doing this, meron tayong tournament na Phoenix Bet. And natalo, nalaglag yung execution against MFT or Adroit. Okay? Pero tingin mo amidst that, ano sa tingin mo yung parang formula ngayon ng execration na mag-propopere sa kanila sa another level, kumbaga mag-next level. Ano yung advantage nila, kumbaga? Si Yowie. Andiyan naman si Yowie, kaya-kaya niyang buhatin. Then, dapat mag-step up lang din siguro si RR tsaka si BDC. Yan, sila yung dapat mag-step up. Kasi yung dalawang core nila, si Elo tsaka yung isang player na... Si Ken, yan, sobrang... ahead sobra, makikita mo talaga. Ramdam mo kung ikaw ay manonood. Iba yung level ng gameplay ng dalawang player. Ay, so mga supports yung ine-expect mo eh. Pero sa roster sa ngayon ng execration, tingin mo ba ito na yung best roster para sa'yo ng execration? Or from the past lineups or rosters, meron ka pang binovote out doon na best? Nung wala ako, yung lineup na laki mo, sila Abed. Ayun talaga, yun talaga. Promising yun, si Jabdel nandun. Kompleto talaga sila. Pero recently, this year, tingin mo ito yung best roster ng execration, 2020? Oo, oh, ito na yun, Koenig. So, kahit alam mo... Kailangan mo eh. Ano? Kala ko labas sa ilong eh. Hindi, kompletoin mo. Wala na kasi si Kimo, si Terong, at saka si Ewe. Si Ewe. Dami pala sarili niya eh. Pero hindi, ano rin naman, ang gusto rin naman natin dito is that bata pa yung roster. Oo. Si Ken, bata pa yan si Ken, di ba? 19 ba yun? Si Elo, bata pa rin si Elo. Si BDC, si Yowie. Ang matanda dyan, si RR. Mga idol. Pamilyado na yun eh, di ba? Ako yung Nick. Si RR. Pero yun na nga, we, eto ah, bago tayo magtapos ng question for Dota 2. What made you stop na playing na for Dota 2 kasi syempre kahit sino naman eh kung yung career mo on the line tapos sabi mo oh relax na muna ako rito parang di na yata to yung magandang path for me, what made you decide? Ano naman tumatanda na rin eh, 26 years old na ako eh, so pwede pa naman ako maglaro din nag tawag dito parang nag-feel ko na sinasabay ko naman eh, so nagdo-Dota pa rin ako, nag-i-live pa rin ako, nag-i-stream pa rin ako, na gagawa ko pa rin yung gusto ko. Parang mas trip ko lang din tong nagla-live kasi hawak mo yung oras mo, ganun. Pero kung may possible naman na may kumuha ng team, ganun. Kaso, ayoko naman maglaro sa ibang team. Yun yung maganda. Excellent talaga. Gusto mo na dyan. O kunyari, parang sinabi, oy, tinawag si Elo ng nanay niya. Kailangan ng offlane. Siyempre, lalo na tayo. Okay. Wala na question. Wala na question doon, no? Mga ganun, di na kanina question yun. Uupo na lang. Pero, we, sa dami na nang nalaman namin sa iyo sa ngayon about sa Dota career mo, may iba ka bang naging work bukod sa pagiging pro or Dota player? Oh, meron sa business. Nagkaya ako trabaho. Anong trabaho? Saan? Saan? Nakayayaan kasi yun eh. Sa, hindi ko alam basta para siyang... May qualifier ba ulit doon? Wala ako. Alam ko may qualifier ang mga waiter eh. Okay. So yun, basta parang birthday lang. Parang 21, ano yun? Pag
Debut. Nag-try ako. So hindi ko alam, wala akong tinanong. Siyempre, gusto ko matry, gusto ko ma-experience. Oh. Na ang gago pag ano pala, pag waiter ka pala, ikaw pala mag-aayos tong mga yung lagayan ng ano, mga upuan. Seset-up mo. Ikaw magse-setup lahat. For the first time na try ko yung pagod na pagod ako. Parang mamahihinga, parang mahihimatay na ako eh. Ilang taon ka noon, we? Bata pa ako, parang Dota 1 pa rin yung Dota. Pero gaano katagal ka na ganun? Gaano katagal? Isang beses lang, isang araw lang. Sabi ko na dito tumagal eh. Sabi ko, pero kumabig ka doon, well. Kasi isang araw pa din yun eh. Ang nasa isip ni Dayan, parang siguro mga nakatatlong buwan, apat na buwan to. Punik isang araw. Literal. Kasi nagulat ako na after pala noon, puta kayo rin pala magliligpit. Siyempre, alam ka naman yung guest yung magligpit, di ba? Sigaw yung tondo ko, pagod na ako, nagtago. Ang ginawa ko, nagtago ako sa gilid. Ayaw mo na. Yung matatapos na. Tara na. Dito na ako. Pagod lang ako konti. Tara na. Pero so, yung pabayahin na kami. Yung bibigay na yung pera. Nakuha akong pera, $350. Gusto ko ibalik sa kanila. Dodoblehin ko pa. Pagod ako ng sobra. Ganun nakapando. First time niya. Hindi siya sanay. Kasi mas sanay siya talaga. Nung bata pa lang. Nagdodota talaga siya. Diba? Pisi-pisi lang. Pero yun nga. Wait, hindi mo pumasok sa isip mo na kunyari, baka hindi ako magsaksis sa Dota career ko, anong pwede kong pasukin? Yan. Pumasok ba sa'yo yan? Oo, pumasok sa akin yan. Anong sagot mo? Sabi sa akin naman ni Papa, kahit mag-ano lang daw ako, mag-aral lang ng 2 years course, ganun, pasasakay niya na daw ako ng barko, ganun. Okay. So, kumbaga, hahatain ka ng airpods mo, ready siya. Pero hindi mo ginawa. Wait, mataas ang bigay ng seaman. Oo, totoo. Ha? Di ko gusto yun na lumalayo ka. Kaya mo naman dumiskarte, ganun. Nandidiskarte lang ako, bahala na. Mm-mm. Ayokong lumayo sa pamilya. Takot ako dun. Iyakin ako, kaya iyakin. Mabilis ka ma-homesick. Oo. Pero yun na nga, kahit na ganun pa man, medyo tumigil yung career ni Ewe Dayan sa kanyang professional career. Dito naman tayo pumasok sa kanyang